Magandang gabi, you guys. Now, pupunta tayo ng Taytay. Oh, yun na nga. Nandito na kami sa Taytay. At, are you ready? Everybody! Changi-changi! Changi-changi! Nakatulog kami sa biyahe. Gusto ko yung dress na yan. Monday ng Tuesday na ng daling araw. Ha? What's up, you guys? I'm Phoebe Ortiz at today magkakaroon tayo ng haul / review at the same time kasi pumunta ako ng Taytay. First time namin pumunta doon at namili kami. Actually, wala naman kami sinusundan na budget nung pumunta kami doon. So, namili lang kami. At the same time, i-review ko na rin sila for you kung sulit bang pumunta doon, kung gaano ba kalayo pumunta doon, and then also, kukompare na rin natin siya sa mall at saka sa Divisoria kasi yan ang pinakamalapit na at palaging napupuntahan. Unahin na natin yung haul. So, kay Daphne muna tayo kasi dalawang haul ang meron ako dito. Isang pang malaki, which is my body type, and then pang maliit. Unahin natin to. These are leggings right here. So, isang overrun na H&M yung nabili ko for 100 pesos. Na color gray. Maganda yung quality nito, makapal. At itong isa sa kanya, ordinary lang talaga. That cost me 65 pesos. Pero ang ganda ng quality nito, you guys. As in, makapal siya. So, sulit na sulit for 65 pesos lang. Nakabili rin siya ng dalawang plain blouses. Mahilig kasi yung anak ko ngayon sa malalaking blouses. Malaki sa kanya, pero sa akin fitted na to. Sa malaki. Pero okay naman siya. Ayan, no? Mga plain blouses. Ito, 70 pesos lang isa. At in fairness sa t-shirt na to, makapal siya, hindi siya manipis. Yung tela nito makapal. And then yung tahi din niya maganda. In all fairness, 140 itong dalawa. Nabili rin siya ng long sleeve na parang jacket-jacket na katulad nito. Pullover type to. Ito naman, nabili niya for 150 pesos only. Ayan siya, yan ang itsura niya. Makapal din siya, maganda rin yung tahi. Wala, at saka yung kita mo na pang jacket talaga siya. Nakabili rin siya na mga, sa iba-iba namin to nabili, yung mga may color. Lahat ng tatlong to, 100 pesos lang. So, ito yung isa. Meron din siyang gray. 100 pesos lang to isa. Ang mura, no? Sobra. At you know what? Yung mga design nila, very, very classy at very, very social. Tingnan. Ito yung isa. Ito, meron din ako nito. Meron din siya. Tag-isa kami. Bumili rin siya ng sando doon. Alam niyo, nakita po, usong-usong-usong ngayon. Ito, 100 pesos niya rin nabili. Ayan ang itsura niya. Nakabili kami ng romper, yung shorts at saka t-shirt na at the same time. Ayan, oh. Alam mo, mura lang to, 120 pesos lang. Hindi siya ganun din kanipis. Medyo tamang-tama lang yung tela niya. Hindi ganun kanipis kasi hindi makikita yung underwear niyo dito or something like that. Hindi makikita dito. 120 pesos lang, ang mura. Bumili rin siya ng bag. Ito yung kanyang nabiling bag. This cost her 350 pesos. Ayan yung kanyang itsura. May mga detailing. Gold yung detailing and black bag lang. Very, very simple. Overall, ang nagastos ng anak ko is 1,375 for 11 items. So, 11 items na to for 1,375. Ang mura, diba? Now, continue naman tayo sa aking napamili. Unahin na natin leggings. Dalawang leggings ang nabili ko. At tulad ng kanya, meron akong H&M na overrun at saka yung ordinaryo lang. Yung ordinaryo lang nabili ko for 75 pesos on my size. Malaking size. So, may mas malaki pa sa akin. Kasi ang sizes nito na 70 na itong mumurahin na to hanggang triple XL. Large yata itong nabili kong leggings. And then also bumili rin ako para sa New Year ng dress. Polka dots to. Syempre New Year. Actually nalalakihan ako dito. So papa-alter ko lang yun dito. Sa, yung mismo sa waist. Kasi medyo malaki siya doon. Para medyo aninag naman yung curves ng katawan ko. So this cost me 180 pesos. Also katulad ni Daphne, bumili rin ako nung may collar. 100 pesos lang din ito. Partner kami dalawa. And then meron din akong sleeveless na nabili. Ito siya, gustong-gusto ko to kasi may sira-sira sa harapan. Ayan, oh. Overrun din to. This cost me 100 pesos lang. Ayan, ang ganda. Nakabili rin ako ng napakalaking parang t-shirt na ang tela niya is kakaibang tela. Parang knitted. Tapos, nakatali siya dito sa baba. Ayan. And this cost me 150 pesos. Malaking t-shirt to. Ayan. Malaking t-shirt.
Yan. And then, kumuha rin ako na medyo-medyo na fitted na blouse. Ito. Very, very simple t-shirt lang. May 100 pesos only. Gusto-gusto ko ito. Ang ganda. Sosyalin din. And then, bumili rin ako ng parang jumper na mahaba. Tapos malawak yung baba. Ayan, no? Jumper siya. Ito naman, nabili ko for 250 pesos. Lahat ng nabili ko, you guys, maganda yung quality ng pagkakatahi sa kanya. Maganda yung itsura niya. Hindi siya yung parang pichu-puchu lang na ginawa. At bumili rin ako ng bag, same as Daphne. Ito naman yung akin. Blue lang siya na may gold detailing. At saka may mga printed-printed na flower dyan. Ito, nabili ko for 300 pesos. Maganda rin yun. But same yung bag ni Daphne, maganda yung loob. Hindi siya yung pichu-puchu lang din. Parang H&M type, ganun. Parang Forever 21 type yung ano yung quality ng bag na to. At bumili rin kami ng accessories. So bumili kami ng dalawang bracelet na to. 75 pesos to, yung isa for nature, isa naman yung isa for nature yung akin pala, and then yung isa for animals. Parang signature namin to kasi ako mahilig ako sa nature, si Daphne naman mahilig siya sa animals. So 75 pesos isa. At bumili rin ako ng singsing, ito yung kanyang singsing. Ano lang to? Stainless steel tong singsing na to. This cost me 150 pesos. So, yun. Malaking-malaking singsing. Wala lang. Parang ang cute-cute niya kasi. Yan, oh. Overall, ang napamili namin lahat-lahat is more or less 3,000 pesos. So, 3,055 to be exact. O napamili ko is 9 pieces. Sa kanya, 11. So, overall, mga 20 pieces. Plus, ito mga, hindi ko na isama itong mga accessories. Diba? 3,055 for 20 pieces, saan ka makakabili? Ang dami na nito. Sobra. Na-continue on naman tayo sa review ko about Tai Tai Haul. Overall, yung mga damit nila doon, may mga options kayo, hindi kayo mawawalan. Meron kasi sila doon mga free sizes talaga na one size fits all, ganun, ganun yung tipo niya. Meron din silang option for bigger sizes kasi maraming stalls doon, you guys, as in super duper daming stalls na merong mga options for bigger women like me. For example, hindi kayo mawawalan doon kahit pang lalaki, pang babae, pang bata, pang malusog, pang payat, meron doon na hindi kayo mawawalan. Na pag pumunta kayo doon, sulit na sulit kasi alam nyong meron sa size nyo. Same as sa Divisoria, ganun din naman. Meron silang sizes for everyone. In terms of quality naman, itong mga ganitong bag, obviously, makakabili ka rin sa Divisoria. Like this one, H&M Overruns, yung mga non-branded, makakabili ka rin sa Divisoria, no doubt about it. I feel that parehas lang sila ng kinikater, maraming options na damit. And only difference lang nila is that ako personally, Manila area lang ako, so mas malapit talaga si Divisoria kasi 2 rides lang sa akin si Divisoria. At siguro mga nag-range na ng pinakamatagal na 30 minutes na ride papunta doon. However, si Tai Tai, though hindi kami nag-commute, nagsasakyan kami, matagal ang biyahe namin. Inabot kami ng mga 1 hour papunta doon. Eto, gabing-gabi na nito ha, 9 o'clock na ng gabi nito. So, asahan mo na wala masyadong traffic, pero inabot pa rin kami ng 1 hour. And during the time na malapit na kami sa Tai Tai Changi, medyo sobrang traffic na as in. Doon kami medyo mas natagalan pa. At yung parking naman, marami namang slot doon. Maraming options ng parking. Hindi ko lang alam ngayon na malapit na yung Pasko ko, marami pa rin slots ng parking. But nung pumunta kami gabi, kami pumunta, marami pa naman slots. Nung pumunta rin sila ng umaga, kasi 2 days after, pumunta rin yung sister-in-law ko doon. Marami pa rin daw parking. But yes, still traffic pag malapit ka na sa Tai Tai Changi. So overall, mas accommodating sa akin puntahan si Divisoria compared to Tai Tai. However, in terms of prices, mas mura talaga si Tai Tai Changi. Kasi ako, I think the last time na pumunta ako ng Divisoria, I have 1,000 pesos. At siguro mga 5 pieces na ng item ang nabili ko. For Tai Tai, may bag pa akong kasama ha. This cost me 1,375 at 10 pieces na yung nabili ko. Mas mura talaga si Tai Tai compare kay Divisoria. Akalain mo, may mas mumura pa pala si Divisoria. Tayo kasi, di ba, pagkabata natin, alam natin to, na pag gusto mo ng mura, you go to Divisoria. Kasi Divisoria talagang the best in terms of murang-murang damit. Sa akin personally, sulit na sulit yung biyahe ko sa mga items na nabili ko kasi sobrang mura niya. Accommodating naman kasi medyo maluwag naman yung mga spaces doon. At para na rin siyang Divisoria, marami kang pagpipilian, maraming mga booth doon na pwede niyong puntahan. May mga overruns, may mga bags, may mga ganun. Price range, I would go for Tai Tai kasi talagang maganda. Marami kang mabibili sa kanya. At sulit na sulit yung ikot mo, as in napagod talaga kami kasi talagang lahat inikot namin. However, kasi si Tai Tai kasi meron silang night, parang night market, at saka meron din sa umaga. Some, hindi talaga nagbubukas sa umaga, sa gabi lang. And some, bukas lang sa umaga, hindi sa gabi. Mas maraming bukas sa kanila.
pag gabi. Nung pumunta yung sister-in-law ko, mas konti lang yung naka-open compare nung pumunta kami nung gabi. So I suggest kung pupunta kayo doon gabi, less traffic na rin, bandang Taytay na kayo, Changi area mata-traffic, at the same time mas marami kayong mabibili. So yun ang final thoughts ko, marirecommend ko talaga si Taytay kasi maganda mamili, makakamura ka compare kay Divisoria. Kung mga damit yung bibili nyo ha, kung meron kayong motor, sasakyan, I suggest you do that kasi para mas accommodating yung biyahe compare pag nag-commute kayo papunta doon. So yun ang masasuggest. Lahat ng nire-rave about Taytay, totoo kasi maganda mamili doon sobra. Lalo na ngayon na magpapasko, go ahead and go to Taytay. Marami kayong mabibili, makakamura kayo compare kay Divisoria and especially mall. So that's it for this video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kung may mga suggestion pa kayo on what video to do next, comment kayo sa baba. Thank you very much guys for watching. Don't forget to be happy all the time and have a great day. Don't forget to leave me a like, okay? Kung nagustuhan niyo to. Bye! I'll see you guys soon. And I'm back again. Do follow me in my Facebook and Instagram. Nandito yan sa baba. So go ahead and check me out there. And special shout out and hello kay Tatel Tumang. Hello Tatel, thank you for watching. I love you and I'll see you guys soon. Bye!